What is up guys? Tara, samahan nyo kami sa isa na namang adventure. Papasyalan natin ang Towing Falls ng Sablan, Benguet. Ito ang falls na pwede ang mga salawahan dahil may apat na palapag kang pagpipilian. At kung hindi pa rin ito sapat, pwede mong puntahan ang apat. Tara, umpisahan na natin ang Boodle Rides Este Adventure. Sama natin ang mga certified team biyahero sa unang official ride ngayong 2024. Quarter to 3 a.m. nung kami ay umalis sa meet-up point sa Bamban Tarlac at mga 4 na oras ang biyahe depende sa dami ng stopover. If a fast forward na lang natin yung video dahil wala naman kayong makikita kapag gabi. Nag-stopover kami sa Rosario La Union para mag-almusal at bumili ng ulam at kanin na babaunin para sa tanghalian namin. Last stop para magpagas, tapos diretso na ng Sablan, Benguet. Kanina, puro diretso ang daan, ngayon naman, mai-enjoy ang konting bankingan. Isang paalala kapag gustong bumanking, magbanking ng naaayon sa kakayahan para hindi madamay mga ibang motorista. Maging responsableng motorista tayo. Naiwan tayo ng bahagya sa kaka-video sa grupo. Kailangan natin silang habulin. Perfect naman ang timing dahil makakapag-ensayo tayo ng konting bankingan. Sa grupo na to, kahit na naiwan ka ay hindi mo kailangan maghabol dahil may maghihintay kung sakaling kailangan lumiko. Umpisahan na ang budol. Ito nga pala mga kasama natin. Si Reynante, kilala bilang Boy Subsub. Si Ray Pagyo, first time makasama sa rides. Sama si Bebet bilang Boy Sakub. Andyan din si Pax bilang Boy Scam. Yugada bilang Boy Uli. Kawatan bilang Boy Budol. Jay bilang Boy Bomba. Official photographer si Ma'am Roslyn. At nandyan din si NJ bilang Boy Overshoot. Benedict bilang Boy Lagpas. May kasama din tayong dalawa na di natin alam yung pangalan. Nandito rin mga kumpare natin na si Boy Polbo, ni Nathan, at si Pau bilang Boy Barurot. Kumusta naman ang mga nabudol? Parang nakasabi mo kayong budol? Scam. Tapos sa mga nabudol dito, nanginginig na yung tuod ko. Ngayon naman ay sama-sama tayong pagmasdan ang ganda ng Towing Falls sa Sablan, Benguet. Thank you.
Tang paalala sa mga gustong puntahan ng Towing Falls. Ito po ay kasalukuyang sarado at bawal maligo sa kadahilanan na may nalunod nung nakaraang taon. Pinayagan lang kami para magpa-picture. Dahil hindi makaligo ay sinubukan namin maghanap ng ibang falls na malapit. Na-search namin ang Bulalakaw Falls at nagpasya ang lahat na maging pakina at yun yung pupuntahan. Eto na ang challenging part, ang paahon. Hello! Hi. Amazing! Oh, paakit na naman, paakit na naman po kami! Dahil tayo ay sanay sa pamumuhay sa syudad at hindi sanay sa mga ganitong akyatan, nagpasya ang mga iba na hindi na tumuloy sa Bulalakaw Falls at uuwi na sila ng Pampanga. Kami naman na mahilig sa adventure ay tumuloy sa biyahe dahil maaga pa. Hindi kami sanay umuwi ng maaga. Kala namin ay 3 motor na lang kami natutuloy sa adventure. May sumunod pa palang iba. Tama lang ang pasya ng iba na umuwi na dahil ito pala ang 2nd budol. Hindi namin inaasahan na mahirap pala ang daan at nangyari na nga ang hindi inaasahan. Sa unang parte ng biyahe papuntang Bulalakaw Falls ay dadaanan ang makikipot na daan at makikita ang mga bangin. Pagtapos namin makalusot sa makikipot na daan ay nakarating kami sa main road. Naalala ko ang daan sa Santol, La Union. Ang ganda ng view! Ang sarap mag-rides kapag ganito ang mga view at kurbada ang mga daan. Nung nasa 2 kilometro na lang kami papunta sa falls, ay naabutan namin ang daan na makapal ang alikabok. Sobrang dulas ng daan at palusong, kaya dito ay natumba ang isa sa mga kasama natin. Kaluras siya. Bigla yung kulkulo na. Di pa kaya pa'y kakakit. Habang binababa ko yung motor ko sa bandang patag na daan, ay hirap din ako dahil kahit nakapreno ka na, ay hinihila ka pa din pababa. Muntik na rin matumba yung motor ko. Buti na lang, nasa luko. Bagya, 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 bagya! Dito ay nag-survey muna kami ng daan. Mukhang very challenging yung daan dahil sa kapal ng alikabok. Nag-decision na lang kami na wag na ipagpatuloy at bumalik. Kung yung palusong pa lang ay hirap na kami, mas nahihirapan kami sa paahon. Mga 30 minutes kaming nagtulungan, tulak yung mga motor pabalik sa taas.
Dito ay pauwi na kami. Salamat sa Panginoon at wala namang nasaktan sa aming ride. Kaya kapag nagra-ride, marapat lang na magsuot ng full gear. May pagkakataon talaga na may pagsubok kayong pagdadaanan. Ito si CMP Moto nagsasabing mga santing at malagukongan. Kita-kita ulit sa susunod na adventure.